Sa first scene ng Voltes 5 Legacy, mga daga, no? Kasi naiwan tayo dito eh. Diba? Isang linggo nga tayong walang internet, no? Makikita natin dito na si Principe Zardos ay nakatingin pa rin dito sa Voltes 5. Grabe yung gigil dito ni Principe Zardos eh, no? Nakita niya si Voltes 5. Ewan ko lang ha, pero kayo mga daga, no? Parang galit na galit talaga siya. Alam mo yun, parang may backstory na nangyayari sa kanya, no? Talagang alam niya na kailangan talunin niya itong si Voltes 5. Eh, no? Grabe. No? Itsura pa lang ni Voltes 5, wala na, dun pa lang sulit na bayad mo. Diba? At dito nga sa sunod na scene, mga daga, makikita natin si Principe Zardos na tatago dito sa loob ng Camp Big Falcon. At napanood ko rin dito, nakita ko si Little John na sinabi niya na dun na lang daw siya dadaan sa shortcut. So may shortcut si Little John, no? Hindi ko alam yun, no? Parang hindi ko pa na-encounter na dumaan sa shortcut itong si Little John. Parang ngayon pa lang. Dito naman, mga daga, di ba sinabi ko to sa inyo na itong si Principe Zardos, nagagawa niya yung mga gusto niya dito sa Camp Big Falcon, eh, no? Katulad nito, walang nakakapansin sa kanya na kumukuha siya ng ganito, na kumukuha siya ng ganon. Pero kung iisipin din natin ang mga dahilan, siguro kasi kasuot siya nung ano eh, nung uniform, no, ng Camp Big Falcon. Kaya wala siguro nakakapansin sa kanya. At kung ano-ano lang yung mga kinukuha niya dito sa loob ng CBF. Kaya ang bilis niya makalusot, no? Ewan ko bakit ganon. At dito nga, mga daga, no, nandito na yung buong team ng Voltes 5. At makikita natin na itong si Big Bird nagulat kasi nakita niya kagad na si Little John nandito na. So ibig sabihin, yung shortcut na sinasabi ni Little John, napakabilis talaga ng daan na yun, no? Basta ako, hindi ko pa na-encounter yan, ha? Hindi ko pa nakita yan. Kaya daga, i-comment nyo sa baba kung nalaman nyo na ba itong shortcut na sinasabi ni Little John. Dito nga, mga daga, habang nagsasalita si Dr. Smith na nawawala daw itong si Principe Zardos o si Manuel, pinapakita na si Manuel dito na may hawak ng kung ano, no? At nakasuot na ng CBF uniform talaga. Grabe, no? Sobrang hindi napapansin itong si Principe Zardos sa loob ng CBF. So, parang walang dahilan, no? Hindi man lang nalagyan ng dahilan kung bakit ang bilis niyang makalakad-lakad lang dito, ang bilis niyang magawa yung gusto niya. Kumbaga, bigyan sana ng konting dahilan yung mga bagay na nagagawa ni Principe Zardos, no? Kunwari, lagyan ng naglakad siya ng konti, nagtago siya ng sobra, tapos nagsuot siya ng ganito, pero lumilingon-lingon siya. Pero ito kasi casual na casual, no? Yung paglakad niya dito. Kumbaga, alam niyo yun, dapat may konting tago ng sombrero, di ba? Yung parang magtatakip ng ganon, o kaya magtatayip ng mukha, alam niyo yun? Dito lang kasi casual lang siya naglalakad. Yun lang naman napapansin ko. Pero i-comment nyo sa baba. Baka magkaiba tayo ng saloobin tungkol dito. Dito nga, mga daga, makikita natin si Tadaw na hinahanap na itong si Principe Zardos, no? Makita natin dito na nandito yung mga cast ng Voltes 5. Wala lang, no, natatawa lang ako kasi parang kailangan nandun sila kasi dumating din si Ava, dumating din tong si Chinita, no. Parang walang ibang tao, walang ibang cast doon sa ano, kailangan sila talaga. Ito na naman, mga daga, ano, nagsalita na naman tong si Ava, grabe. Sa tuwing nagsasalita ito si Ava talaga, parang iniisip ko may gagawin na naman kakaiba. Hindi ko na alam. Yun na yung tumatak sa isip ko. Pero ang galing, ibig sabihin kasi effective yung ginagawa na Ava. So, kudos pa rin dun sa ginagawa niya. Pero naiirita na ako sa kanya. Dito, mga daga, no, sobra na yung pagdududa dito ni Dr. Smith. At dito nga, makikita natin na si Steve pinagtatanggol pa rin, no, itong si Principe Zardos. Kumbaga, nagiging judgmental daw, no, itong mga tao dito sa CBF patungkol kay Manuel. Kung nga, mga daga, ano, narinig natin na binanggit dito ni Steve na para daw siyang kapatid. Ayun na yung nga ba yung sinasabi ko. Ito yung lukso ng dugo, no. Ito yung kinocomment nyo sa baba. Ito yung sinasabi natin na meron ngang lukso ng dugo na nagaganap dito sa magkakapatid na to. Kaya nararamdaman nila yung daga. Ang galing doon. Oh, ano ako doon, ha? Masaya ako noon kasi binanggit yung ganun. Kumbaga, binigyan talaga tayo ng impormasyon sa mga nararamdaman nila. So, galing. Dito nga, mga daga, ano, at nagpakita na nga itong si Manuel o si Principe Zardos dito sa team ng Voltes 5 at kay Dr. Smith. Yung mukha dito ni Principe Zardos, grabe, no, parang nakakaawa talaga. Parang ano, alam nyo yun, parang hindi makabasag, ano, no, hindi makabasag pinggan. Parang buwaya, di ba? Yung mata ng buwaya, akala mo maamo, pero hindi mo alam, sasakmaling ka. Oh! Dito, sa sunod na scene, mga daga, makikita natin dito si Principe Zardos
na sinasabihan itong sila Draco na salakayin daw itong Camp Big Falcon. Dito mga daga, nagkakaroon ako ng ideya no na gusto talaga niyang malaman no kung sino yung mga driver nitong Volt S5 no. Kaya pasasalakayin niya to. Ito yung naiisip ko kasi paano parang naukulangan pa siya sa impormasyon na nalakap niya doon sa pag-uusap nila Dr. Smith at nitong Volt S team. Ayan nga, sinabi dito ni Draco na mapanganib daw yun para kay Prinsipe Zardos, 'di ba? Grabe yung mga plano dito ni Prinsipe Zardos, no. Ayan nga dito rin no pati si ano si Najmi no, nag-aalala na rin kay Jomfre. Jomfre. Dito nga mga daga, ano, sinabi nga rin ni Prinsipe Zardos na hindi pa raw siya makakalis dahil may kailangan pa siyang kumpirmahin. Sa tingin ko yun talaga yun, no. Gusto niya talagang kumpirmahin kung sino tong driver ng mga Volt S5. Ayan, sinabi pala niya dito, no. Sinabi na pala niya dito na kung sila Steve Bato talaga yung driver ng Volt S5. So, yun nga ang dahilan mga daga, no. Na gusto niya talagang kumpirmahin. So, yun na, nakakalungkot din sa parting to kasi alam natin na nakapag-banding na sila. Pero yung mission pa rin ni Prinsipe Zardos yung nananaig sa damdamin niya. Ay, sayang. Dito natatawa ako rito eh, no? Bakit kasi slow mo kakainin ni Big Bird tong tinapay na to, no? Ilang beses, no? Dalawang beses, tatlo, dalawa? Na hindi niya nakain itong tinapay na. Dapat kasi sinubo na niya agad, ano? Grabe. Ah, yung pinasugod pala dito ni Prinsipe Zardos, yung scholarship lang. Akala ko yung Beast Fighter na, no? Scholarship lang pala to. So, okay. Hindi pa pinapakita yung gongpagong. Okay. At dito nga mga daga, makikita natin si Prinsipe Zardos na nakumpirma na nga, ano, itong driver ng Volt S5. Sabi niya, kayo nga ang hinahanap ko. Kayo nga ang Volt S5. Oh, grabe yun. Dito mga daga, kitang-kita natin na itong si Draco gigil na gigil na, no? Sinabi niya, humanda kayo, Volt S5. Diba? Pero si Prinsipe Zardos sabi sa kanya, huwag daw atakihin yung Volt S5, no? Magpahabol lang. Ang galing talaga yung mga plano ni Prinsipe Zardos, eh. Ayun, no, pati si Draco, no? Sabi niya, ang buong akala ko, ayun, napinunta ko rito. Ewan ko, natatawa ako. Dito nga mga daga, no, naisahan nga ni Draco itong Volt S5. Ang ganda ng scholarship dito, no? Ang ganda, oh. Ay, sana may gawin silang mga ano no, mga laruan no kahit papaano. Lalo na 'tong scholarship, ang ganda nito pag dinisplay mo 'to. Ganda nito, daga, sinasabi ko sa iyo. Dito nga mga daga no, makikita natin si Prinsipe Zardos na handa na daw siyang umalis at ihatid daw siya doon sa main gate. So ang tanong, paano 'to uuwi sa kanila no kung may mga sundalo? Hindi ko alam kung paano 'yo. Ihatid din siya, ihatid daw siya ng mga sundalo eh. Hindi ko pa alam, panoorin natin. Dito mga daga, makikita natin na nagdududa na nga itong mga Volt S team no. Sabi nga ni Big Bird dito na hindi kaya nag-i-spy lang sila kasi sila nagpakita sandali. You know, alam mo yun, mga ano nila, mga iniisip nila na baka mangyari. Talagang nangyayari. Grabe no, yung pinapakita dito na itong tatlong magkakapatid talaga. Talagang dikit na dikit dito kay Manuel. No? Kumbaga, anong-ano talaga yung loob nila dito kay Manuel. Sobrang gaan ang loob nila kay Manuel. Kasi, no, di ba, paalis na siya pero gusto pa rin nila habulin. Kaya yung banding na nabuo nila, yung samahan na nabuo nila dito sa loob ng Camp Big Falcon, sa mga ilang sandali lang, eh, sobrang tumatak sa utak nila at parang tinetreasure na nila yun, no? Parang maraming araw na sila na magkasama. Kasi sobrang ano eh, sobrang gaanan loob ng magkakapatid na to dun kay Manuel eh. Kasi nga, alam naman natin na magkapatid talaga to sa totoong palabas, no? Sa totoong kwento. So, yun lang. Ayun, no? Dito, di ba, pati si Jamie, no? Sinabi niya na sobrang yung attachment dito sa kay Manuel ng tatlong magkakapatid na to. Kaya maganda yun eh. Sa tingin ko, maganda yung pagkagawa ng GMA doon. Yung lukso ng dugo kasi. So, yun. Ang ganda, no? Perfect yun para sa kwento na to. Grabe yung duda dito ni ano no yun, ni Mark no at saka ni Dr. Smith kasi pwedeng tumama sila dito kahit hindi pa nila binabanggit eh kung ano yung reason eh. Pero grabe consistent dito si Mark no. Dito mga daga, makikita natin dito na itong si Little John ay binigyan ng regalo itong si Manuel no. Sa anime hindi ko naalala kung merong ganitong scene no. I-comment nyo nga sa baba kung meron. Pero dito magandang addition to uli kasi pwedeng ito maging collection no ni Prinsipe Zardos. Kumbaga itabi talaga niya bilang alaala nga dito sa mga nakilala niya sa planetang Pilipinas, no? Dito kaya Little John, Big Bird, at saka Steve. So, galing. Grabe yung tunog dito, no? Na parang nakakalungkot na alam kasi natin na ano, masamang tao to si Zardos, eh. No? Alam kasi natin yung goal ni Zardos, eh, na matalo tong Volt Steve. Grabe yung andito, yung attachment na ginawa. No? Grabe pala tong episode 43. Hindi ko to napanood, ha? Ngayon ko lang napanood. Siyempre, nawalan nga tayo ng internet, eh. Ayun, no? Diba? Naalala pa
pa nga ni ano, naalala pa nga ni Prince Pizardos, no, yung sinabi ni Little John sa kanya na don't be rude, no. Pag may nagpag-handshake sa iyo, may pag-handshake ka rin as a sign of friend, no, being a friend. Ibig sabihin, ginawa niya 'yon kasi nga as a sign of pagiging kaibigan, no. So nire-recognize niya as a friend tong tatlo na 'to. Kaya galing, nakakalungkot lang dito sa scene na 'to. Kaya mga daga, gusto ko makita yung comment niyo dito, ah. Alam ko napanood niyo na 'to, pero ayun nga daga, no, at biglang nag-iba yung ihip ng hangin dito. Sobrang higpit pala nung pag-handshake ni Prinsipe Zardos, no? Grabe. Tapos tinulak pa niya si Little John nung yumakap. So, ibig sabihin, bumalik na siya sa pagiging Prinsipe Zardos niya. At sa sunod na scene nga, mga daga, makikita natin dito na ito si Prinsipe Zardos, may inaantay, no? Dito daw siya susunduin, eh. Ayan nga. Grabe, no? Hindi pa rin nila napapansin. Ito nga, Porcelas ni Prinsipe Zardos na umiilaw. Diba? At saka nakatingala siya, oh. Hindi ba nila alam, no, kung paano darating? Dapat dito nagdududa na sila, tinatawag nila ito sa CBF, eh. At ayun na nga, mga daga, ano, dumating na nga ang sundo ni Prinsipe Zardos. May mga sungay. Ayan, mga daga, ano, at sinabi din dito ng sundalo na kailangan daw nila umalis kasi nandiyan na daw yung mga kalaban. Pero sinabi ni Prinsipe Zardos na hindi daw sila kalaban, kundi kasama niya ito. Grabe, no? Nakangiti pa si Prinsipe Zardos dito. At doon nga, mga daga, nakalis na nga ito si Prinsipe Zardos dito sa planetang Pilipinas, pabalik sa kanilang himpilan. At doon na nagtapos ang episode 43. Grabe tong episode 43, no? Mix ano pa rin, mix emotion pa rin dito, makikita natin. Kayo mga daga, comment niyo sa baba kung ano masasabi niyo dito sa episode 43 na to. Alam ko naman, napanood niyo na, no? Kanina ko pa sinabi. Kaya siguro, hanggang dito na lang tong video na to. Siyempre, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe kung gusto niyo lang. Hindi ko kayo pinipilit, ha? Kaya mag-subscribe na kayo, please. Ha? Hanggang sa susunod na video, mga daga. Peace!